Inalista sa Eskoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, pero giit ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council, hindi ito pag-withdraw o pagsuko, ngunit pag-reposition lamang. Balitang hati ni Joseph Moro. Sa Puerto Princesa Port, dumaong ang BRP Teresa Magbanwa. Kita sa di kalayuan, mga binsalang natamo nito matapos panggain ang barko ng China Coast Guard itong Agosto. Personal na sinalubong ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, Palawan Coast Guard District Commander Captain Dennis Labay at PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tardella ang mga Coast Guard personnel. Ang ilan sa kanila nagkasakit na kaya agad na inilipat sa Coast Guard Dispensary para sa paunang check-up. Doon sa limang buwan na pananatili nitong City BRP Teresa Magbanwa, yung ilan ng mga Coast Guard personnel ay nagkasakit na at yung iba nakadextrose na dahil ang sabi sa atin ay dahil sa kawalan ng tubig. So apat yan na dadalhin sa ospital. Ayon kay Gaban, rekomendasyon niya na bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa masamang panahon sa lugar, nagkukulang na rin ang pagkain ng lampas 60 personnel. Well, we have a National Maritime Council. I made the recommendation, yes. I made all the consultations necessary to come up with a sound decision. And I think we've made the right thing. Pinarangalan ang mga tropa na sakay ng BRP Teresa Magbanwa, kabilang ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. na hindi mapigilang maiyak lalo ng kausapin at gawaran ng medalya. Naalala raw niya kasi ang kanilang sakripisyo sa dagat sa loob ng 5 buwan. Lugaw, sir. Masaya kami doon. Asin-asin lang, sir. Tubig, sir. Naubusan din. Pagkatapos ng pagbibigay ng parangal, today is a celebration, is a thanksgiving of a very successfully conducted mission by this ship. So this is a reintroduction of what good is all about. Nagsalo-salo ang personnel sa Boot of Fight sa pangunguna ni Gaban. Nitong Abril, ipinadala sa Eskoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para magmatiyag sa umano'y reclamation activities doon ng China na ikinasira umano ng mga bahura. 75 nautical miles o 140 kilometers ang layo sa Palawan ng Eskoda o Sabina Shoal at nasa loob ito ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Inaangkin ito ng China at tinatawag na Shanbin Zhao. Noong August 31, pinalibutan ng 3 barko ng China Coast Guard, 5 Chinese militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army Navy ang ating barko. Ang isang CCG vessel 3 beses bumangga kaya ang BRP Teresa Magbanwa nabutas. Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard sa Chinese state media na nag-withdraw o matras ang BRP Teresa Magbanwa. Naaayon daw sa batas ang kanilang mahakbang laban sa ating barko at nabigo ang paulit-ulit na tangkampadala nito ng supplies. Pero giit ng Coast Guard at ng National Maritime Council, hindi umatras ang BRP Teresa Magbanwa. Ang pag-uwi ng barko sa Palawan ay hindi rin daw tugon sa panawagan ng China na tanggalin doon ang barko. Hindi tayo nag-withdraw. We reposition the vessel. We will maintain our presence in all of our exclusive economic zones, including Eskoda Shoal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi mauokupa ng China ang Eskoda Shoal kahit inalis na roon ang BRP Teresa Magbanwa. Mananatili pa rin naman daw kasi sa lugar ang presensya ng Pilipinas. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie June, hindi isang pagkatalo at hindi rin isang surrender ang pagbalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan matapos ang higit 4 buwang pananatili sa Eskoda Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tardella, ang pag-withdraw ng Magbanwa ay dahil sa malalang weather conditions o sea conditions at weather sa nasabing lugar, pagkaubos ng supply at ang pangangailangan na kumpunihin ang Teresa Magbanwa matapos nga ito ilang beses na banggain ng mga barko ng Chinese Coast Guard, pati na rin ang medical condition ng ilan sa mga crew. Si PCG Commandant Ronnie Hill Gaban daw ang nagdesisyon na pabalikin na muna ang barko para sumailalim sa repairs at matugunan ang medical conditions ng 4 na apektadong crew members. 3 sa crew ang sinasabing nagkaroon nga ng dehydration habang isa naman inatake daw ng gout. Tiniyak ng PCG na babalik ang mga barko nila sa Eskoda at walang mangyayaring reclamation activity doon na hindi nila aaksyonan. May iba pa namang barko na pwedeng i-deploy doon ang Philippine Coast Guard.
Sa monitoring ng PCG, hindi lang ang BRP Teresa Magbanua ang umalis sa Eskoda Shoal dahil sa masamang panahon. Maging ang mga counterparts nitong Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy na mga barko ay umalis din. 11 Chinese maritime fishing vessels ang nanatili sa Eskoda at gaya nga ng nasabi natin, umalis na raw ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Dagdag ng PCG, hindi pwedeng ihambing sa nangyaring pag-okupa ng Chinese Coast Guard sa Eskoda ang sa Baho de Masinloc, itong nangyayari ngayon sa Eskoda Shoal. Unang-una, malayang nakakapasok at nagpapatrolya ang PCG sa Eskoda dahil bukod sa dalawa ang lagoon dito at maraming lagusan, higit 130 square kilometers ang laki nito. Malaya pa rin bumalik at pumasok sa Eskoda ang PCG at ibang barko ng Pilipinas. At dahil sa low tide elevation din ito, na 72 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Sa issue naman, Connie, ng supply ng barko, inamin ng PCG na kulang ang mga desalination filters at hindi nila naisip na tatagal ng ganito ang deployment sa Eskoda kaya naubusan daw ng mga filters para sa mga desalination machine. Ang mga filters ay gamit para ma-convert ang salt water sa drinking water. Napilitan daw ang mga crew ng barko na gamitin ng tubig ulan at mga runoff mula sa air conditioning units bilang tubig inumin. Tutulong daw ang Japan para makabili ng mga desalination filters ang PCG para makapag-imbak ng mas maraming supply. Sa ngayon, ayaw sabihin ng PCG kung ilang barko at kung kailan pabalik sila sa Eskoda Shoal. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Panatilihin ang presence ng Pilipinas sa Eskoda Shoal. Yan daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagbalik sa pantalan ng BRP Teresa Magbanua. Ayon National Maritime Council spokesman Alexander Lopez, hindi lang yan physical presence, kundi maging strategic presence. Kaya kaya raw yan gawin dahil may radar naman daw ang mga barko. Tumutulong din ang assets mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa pagmonitor sa buong West Philippine Sea. Humingi na rin daw ang bansa ng tulong sa mga kaalyado nito. Hindi muna sinabi ni Lopez kung anong barko ang papalit sa BRP Teresa Magbanua, pero iniutos na raw ang agarang pagbabalik ng puwersa roon. Sir, kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin dahil yung Malaysian, mm-hmm, ay ginigap na natin yung, uh-huh, hindi, mali yung ganun pananaw. Mm-hmm. Hindi, wala tayong ginigap. Okay. Kahit na umalis yung Teresa Magbanua doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan, mm-hmm, para i-monitor, i-cover yung area. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.